Pag tumitingin kasi ako sa salamin, parang iba yung dating ko pag nakakapa ko. Ngayon, 7,000 na yung value sa market. Okay. Pag sa atin mo ibinenta tong gantong may Europe release, okay, lalo na yung mga rare. Anong bang ano niya? Mahilig siya? Mahilig? Top Top Send! The latest remittance app para sa mga Pinoy. Gamit ang inyong phone, i-download lang ang Top Top Send app mula sa Google Play or App Store. Konting tap dito, konting tap doon, money sent in minutes! Napakadali lang magpadala ng pera sa ating mga minamahal sa Pilipinas. They can receive the money through bank, Maya, GCash, or anumang Cebuana branches. Top Top Send offers competitive rates at higit sa lahat, zero transaction fee. Gusto nyo ba ng 20 euro bonus? Gamitin ang aming promo code, MMK. Wala ng transaction fee, meron ka pang 20 euro bonus. Wow na wow! Kaya download na, kabayan! Mag-top-top-send na! Well guys, we're here again, pero kakaiba ang ating episode ngayon. We're still on the, tara, let's talk on the go. Pero, dumalo tayo ulit ngayon sa isa nating kababayan na anong bang ano niya? Mahilig siya? Mahilig? Mangolekta? Yeah, mahilig mangolekta naman eh. Hindi naman yung, ikaw naman, kayo naman dyan oh. Di ba? Yes, mahilig siyang mangolekta ng mga hats. Even in the Philippines, madami balita ko. Yes, marami kasing mga ano talaga yung mga in-hat collector enthusiast, mga ganun. At napansin natin na talagang ano siya, into hats. Kaya huwag na natin padagalin siguro. Puntahan na natin. Yes. Ayun, dalawin natin. Ito, papasok tayo. Hello, hello, hello! Hello, kumusta? Kumusta? Sige, upo ka dyan. Mrs. K. Okay. Oh. Yes. Ito tayo si Mr. Joseph Del Pozo. Yes. Yan. Joseph, kailan ka dumating dito sa Waterford? Actually, ma'am, nung August 11 po. August. So, August, September, October. Oh my God! Parang yeah, only 3 months, no? Parang less than parang 3 ganun months. Ang bilis nga ako ng oh, bilis na pa. Ito na ang collection niya. Yes. Less than 3 months lang siya rito. Mm. So, ayan. Yan. Diba, anyway, Mrs. K, yan, umpisahan natin siguro, ano? Di ba sa pagko-collect na yan, masasabi natin, gaano ba katagal ka na nagko-collect ng hats? Actually po kasi nung siyempre nung tayo nag-aaral pa nung high school, college, yes, wala tayong kakayahang bumili ng mga ganyan eh. Ayun, yes, pakita nga natin. Yes. Yan po, meron ako. Karamihan po, puro New Era yung brand niyan. Oh, wow. Okay. Yeah. Nice so, one. Ngayon po, nung ako yung nagkaroon ng, hindi ko naman masabing successful na trabaho, pero ayos naman. Okay. Nano na ako, nainganyo na talaga ako magbibili nung may mga value talaga. Yes. Oo. Sa marami pong hindi nakakaalam na yung cap investment din. Wow, okay. Pero syempre, pagbili mo siya ngayon, maganda, huwag mong gamitin, itago mo lang. After a month, after a year, tataas yung price niya. Wow. So, huwag gamitin. Inilalagay mo ba ito kanya-kanyang plastic? May mga plastic siya? Actually, ma'am, dito, oo, nasa cabinet. Pero okay, yung nasa Pinas, meron may talaga plastic kung oh, diba, wow, meron talaga siyang mga lagayan. So, ibig sabihin pala, nag-start ka nang na mag-collect doon pa sa Philippines? Yes, sir. Yes, sir. Ah, so, mga okay, ilang taon na, Joseph? Simula kasi nung nagtrabaho ko talagang pa isa-isa. Pero yung dumami tong cup ko talaga, last year. I see. So, sa ngayon, mga ilang hats nang meron ka? Pati kung, yung sa Pilipinas? Kung kukumputin kasi ma'am, talagang total 100 plus na yan eh. Kaso nung galing ako ng Saudi, siyempre meron tayong mga pinsan. Napamigay ko siguro mga almost 20 yung napamigay ko sa pinsan, okay, kaibigan. Ngayon mga 80 plus lang yung nasa Pilipinas. Okay. Tapos yung nandito, 10 or 12 yung nandito. Yung nandito pero 3 months pa lang siya rito. Tapos meron pa ako parating na tatlo. May parating pa siyang tatlo. Oh, I wow see. Ang actually, yung palang pinakamahal kong nabiling cup, nasa 4.5 siya, 4.5. Okay. Usapang ano to, pesos. 4,500 pesos. Ngayon, yes, yung value niya, okay, dahil na wala na sa market yung ganong design, aha,
10,000 to 12,000 na ang bintahan. Wow. Actually, ako naman, nagko-collect din ako ng mga hats dati. Pero without like thinking na i-invest yun, at saka I just like, hindi ko kasi iniisip na when it comes to brands, ganun. Basta pag nakita kong maganda yung hats, maganda yung fit. Yun. Okay yung fit. Kinukuha ko siya, binibili ko siya. Pero, hindi kagaya mo, parang meron kang iniisip na maliban sa collection lang, merong possibility na investment siya. Yeah, yeah. Parang ganun. Diba? Okay. Yun. Ano bang brand yung talagang pinakamahal, Joseph? Ito ma'am, yung mga ito, yung New Era. Ito, New Era, pakita natin. Ano, American yan? Actually ma'am, dahil nga mababa ang cost yung mga labor sa Bangladesh, China. Okay. Doon ito ginagawa, pero oo. Mga materials. Export ano yan, quality. Tulad nito, basta may ganito kasi, guys. Okay. To Europe release to. Oh. Karamihan lang nabili ko sa Pinas, galing ng Australia, Canada. Yeah. Walang ganito. Okay, ano bang ibig sabihin pag may ganyan? Parang ito, may gaya nito, may label. Ito ba, wala po tong, hindi po to Europe release. Yung pong mga ganito ang Europe release. Pakita natin dito konti para mas malapit. Ito po yung Europe release. Okay. Pag sa atin mo ibinenta tong gantong may Europe release, uh-huh, iba ang ang paningin ng mga Pinoy. Oh. Diba? Kasi pag yung Europe, sir, diba? Pag siyempre, pag namamagtingan-tinga, kumbaga. Kasi nakalagay nga yan, United Kingdom. Meron ding gantong release sa Australia, US, yeah, pero wala silang etiketa na ganito. Okay, so mahalaga palaga, pala talaga yung ganyan, na talaga, ano. Saka hindi mo tinatanggal yung presyo, ano, yung mga ganyan. Para at least makita talaga, oh, yung mga kasi, labels, kumbaga. Kasi pag suot mo, iba yung may, may tatak. May label, diba? May tatak pa, kumbaga. I see. Ayan, Raiders. Mahilig ka sa yung parang nakalagay talaga Raiders, at saka nakita ko mga Red Indians na yan, mga ganyan. Actually nga pala sir, hindi ko nabanggit. Uh-huh. Tatlo kasing brand ng, tatlong logo ng sombrero yung nag-hype sa atin. Okay. Yung Raiders, itong Indian Wahoo, okay, at saka itong LA Dodgers. Oh. Kung mapapansin nyo, karamihan to, tulad nitong Raiders. Okay. NFL siya, yung National Football League. Yes, oo. Hindi siya yung mga NBA, mga ganun din. Yeah, okay. May mga ganun ka din. Mga pang NBA. Kakaunti yung sa NBA ko. Pero pag NBA kasi, ano, mas mura ba siya o mas mahal ang Depende Raiders? Depende sa team. Okay, so the likes of Chicago Bulls ang pinakamahal. Oh, pinakamahal. Because, is it because of Michael Jordan probably? Yeah. Oh, okay. Ito, kaya naman ito nagmahal kasi itong Cleveland Indian Wahoo, yes, hindi na Indian Wahoo yung logo nila. Oh. Kaya tuwing may lalabas na Indian na ganito, nagkakaubusan. Kung makikita nyo sa eBay to, eBay Europe, yeah, yung mga gantong cup na yung ibang kulay, meron tigit 300 euro, ibibid pa yun, ibibid talaga? Pa. Talaga? Yes, try nyo pong mag- yung market pala talaga ng hats, ano? Talagang ano din talaga. Lalo na yung mga rare. Mga rare. So ito, isa sa mga rare na to. Yung logo na to. Ay, logo na yan. Mm-hmm. Okay. Ngayon, magkano ang bili mo dito, Joseph? Ang bili ko po rito, 52 euro. Mm-hmm. Wow. Bukod pa yung shipping. Okay. So sa tingin mo ngayon, kung ngayon, mga magkano yun, ganun, nasa ganun pa. Yun yung bili niya. Ilang, bago pero lang. Kung patatagalin mo yan, yes, talagang. Meron ako nito sa Pinas, na gantong Indian logo. Uh-huh. Siguro nasa 8 siya. Yung isa ko dun yung pinakamahal, yung white. Nakuha ko siya ng 3.5, ngayon 7,000 na yung value sa market. Sa value market. Tumataas siya. Mm-hmm. But obviously, kailangan kasi hindi mo siya gamitin lalo or kahit gamitin mo siguro slightly use. Tapos, the more na tumataas, tumatagal, syempre yung rarity nung ano, nung product na yun, 'di ba? Mas ano. Kung meron kayong napanood na isang vlogger na nagbenta nung Raider Pewter na dalawa lang ang lumabas noon simula nung nilabas yun nung araw. Okay. 800,000 niya nabenta yun. Magkano? 800,000. 800,000? Wow. And magkano yung bili niya? Roughly siguro by that time. Hindi na niya nabanggit eh. Kasi pinabid niya yun. Pinabid niya yun eh. Pinabid. Ang tagal ng panahon. Mm-hmm. Ano? So talagang ano siya? Ano? Okay. Kumbaga, kasi ako hindi talaga ano din sa mga hats. Diba? Mm-hmm. Gusto yung mga pang-girl lang. Pero ako, actually, parang ayoko rin siya i-bente. Siyempre, pagka na-accumulate mo na yun, parang mo, no? Nakikita mo pag-mahal na. Pag-mahal na sa'yo.
Oh, nakikita mo na ganyan na, oh, wow. Siyempre, ano naman yun, kumbaga, part na ng buhay mo, nagiging ganun ang dating, di ba? Sa nakakatuwa rin, sir, pag nakita ko yung value ng cup ko, ay, ganun na pala. Oh, ganun na pala yung value niya. Mm. So, roughly, mga ilang years ka na ba nag-collect ng mga hats? Siguro, mga 10 years, 15 na. Oh. Wow. Kasi nung kinukulik ko dati, yung mga Nike, Adidas. Oo, oh, oh. Eh, walang ano. Hindi masyari. Ko alam na yung ganito palang mga ito brand. Ito pala yung may value. May value. Oh. May value. Kaya halos lahat ng Nike, Adidas ko na sombrero Converse, pinanggay na. Pinsan mo. Oh, ito yung iniiwan ko talaga. Okay. Oh. Pero yung bang idea na, siyempre sabi mo kanina, yung pagka sa Philippines, kasi parang nakikinikita mo, sa mga iba, sino ba yung naging inspiration kumbaga sa pag-collect ng hats? Oh, how did it start? Ay, sabagay, sinabi mo kanina dahil since nung high school ka. Na, sino ba yung mag-inspire sa'yo? Kumbaga, may nag-inspire ba sa'yo na nakita mo? Or... Wala. Sir, actually kasi, siyempre, kanya-kanya tayong paningin sa sarili natin. Pag tumitingin kasi ako sa salamin, parang iba yung dating ko pag nakakapa. Ay, no. Uh-huh. Yes, oo. Oh, yes. Yung ano eh, totoo eh. Feeling as tingnan, kumbaga, ano... Oh, yes, oh, so ngayon na actually totoo na ito, totoo to ha, yeah. Ito ano, sinabihan ko yung asawa ko na kaya ko maibigay ko ano yung gusto mong bilhin, pero wag mo akong pakialaman sa mga binibili ko. Oh, yun. Kasi yun yung konting kaligayahan mo. Ma'am, kasi ma'am, andito nga yung picture na kung makita mo yung isang kwarto sa bahay ko, kasi meron kaming tatlong kwarto sa taas. Yes. Sa asawa ko, sa anak ko, sa kayo. Isang kwartong bakante. Mm. Okay. Nandun lahat ng box ng LBC. Oh. Kasi kada then, bili ko to sa seller. Nasa LBC. LBC. Kunin mo yung box. Hindi mo na tinatanggal. Hindi, I mean, naipon na dun yung box. Ah, okay. Okay. Oh, ang dami wow. Talaga. It's actually, sir, first time na maka... ano talaga, makameet ng somebody who's into like collecting something. And then it happens na si Joseph, ano talaga siya. Kumbaga, collector talaga siya ng hats. Oh, wow. Yes, yes. Yeah. Kasi may kanya-kanyang talagang tao na kanya-kanyang kinokollect, diba? Ngayon, yung nga, nung nalaman nung iba na ganun pala yung labanan sa cup game. Mm-mm. Na yan nga, pwede mong nagka-interest na rin yung iba. Yung iba, yung mga ina-influensya ko rin sa Saudi. Yeah. Ngayon, nag... God collector. Yung isang gumawa pa ng dummy account kasi pag nag-uusap kami, nababasa ng asawa niya eh. Ah. Ngayon, gumawa siya ng dummy account. Grabe, ano, parang pero sa shoes, secret. Hindi ka nagko-collect. Actually, ma'am, nag-collect ako dati. Dati. Kaso, nung nag-stay ako sa Saudi ng pandemic, siguro nag-start ako ng 3 years. Oo. Pag-uwi ko, ala na, damage na sila lahat. Oh, talaga. Baka kasi... Ano na, yung... Ano na. Ay, sa Pilipinas nasira? Oh, ma'am, kasi doon ko... Yung init kasi, sa kasi, atin. Doon ako nagko-collect, ma'am, ng sapatos. Kasi, eto, pag sumasanay mo, pwede mong dalhin sa... Yes. Yung sapatos, pag mahirap ba, galing ako sa atin, bakasyon ako. Nakabili ako ng tatlo, dalawa. Oh. Doon na lang. Doon na lang siya. Oh, kasi mabigat. Oo. Mm-hmm. Tapos, nung binuksan na, nasira. Hindi, ma'am. Actually, sinuot ko. Oh. Nilakad ko. Iiwalay na yung mga nag-iwalay na. Mga original to. Original yan, ma'am. Lalo yung, di ba, yung Adidas Superstar leather. Yes. Leather yan, ha? Oh. Hindi ko ini-expect na bibigay. Buo yung leather niya, pero yung swelas. Kasi ano kasi sa atin, kumbaga yung init, kailangan kasi pag mga ganyang klase ng, yung ano, siyempre yung mga insole, mga ganun, may rubber ano lang yan eh. Yung pandikit. So talagang matatanggal siya. Kaya ano din eh. So ito lang, huwag mong papaarawan, Joseph. Kasi mag-iiba yung kulay niya pala. Yun nga naman. Oo. Eh, ingatan mo lang din na nakatago. Saka hindi ko ito sinusuot pag umuulan. Oo. Oh, okay. Lagi nasa bag ko. Kasi mag-change siya ng color pag naaarawan. So kanya. Siguro i-ano lang natin na, pag-explain lang one by one ng mabilisan siguro kung ito ay ganito, ganyan about your hat. Uh-oh. Okay, ito. Las Vegas Raiders. Ito yung tinatawag na Raiders with City. Okay. Ito naman yung Raiders, cityless. Wala siyang city. Oh, I see. May mga ano na pala talaga, no? Parang mga hidden. Kumbaga... Ito, yung paano ko yung mga parts niya. Yes, okay. Ito yung flat brim. Okay. Ito yung sweatband. Oo, okay. Ito yung snap niya. Oh, wow. Ito yung dome. Talagang anong talaga eh. Talagang ano talaga to, ha? Detalyado. Ngayon, yes, yes. Ito pa. Actually, yung iba, hindi nila alam kasi bibili sila ng close cup, no? Yes. Pag ang
pag ang snap mo nakasagad na ganyan, pag bumili ka ng pitted na cup, yung walang lock, yes, 718 yun. Oh, 7-1. Anong ibig sabihin nun? Yung sukat ng ulo mo. Oh, ngayon, I see. Pag nagletaw ka na isa, uh-huh, bawa ayaw mo nung may snap, gusto mo yung close, ang bilin mo, 7-1 port na pitted. Oh, I see. Talaga. Yun ang hindi alam ng iba. Yeah. Yun ang ano niya, sukat niyan. Ngayon, pag ginanyan mo, yan, 7-3-8. Wow, so, guys, yung pitted, ha? Nakita mo yun, sir, ma'am, yung cup oh, now, ano? Oh, yeah, oh, oh, yung ganun lang. Yung mga sukat yun. Okay. May ano pala yun. So, ibig sabihin... Ito, anong sukat mo, Joseph? 7-3-8 ako, ma'am. 7-3-8 talaga. Or 7-1 up, naglalaro yung mga. Okay. Wala kasi akong pitted dito, ma'am. Actually, ma'am, ito, bili ko ito sa... Dadala ko kasi ito, bili ko ito sa Saudi. Okay. 200 real. Okay. Oh, 200 real sa sombrero lang? Mga 8,000 pesos yun. Eh, hindi naman, ma'am. Kasi ang 100 real, 1.5. So, mga nasa 3,000 pesos ito. 3,000 pesos. Oh, pero... Okay. Ang laki ko nung pagdating sa akin, Euro pre-list pa rin siya. Ah, I see. Sabihin yung cup na gala sa Saudi, galing pa ng Euro. Galing pa rin ito. So, ibig sabihin, mas mahal mo binili doon kasi inangkat doon. Parang ganun. Parang ganun. Oh, I see. Ngayon, wala kasi ako. Eh, ang tanong doon, bakit halos lahat ng mga UK brands na ganyan, bakit ang mamahal? It's just then because it's UK. Is it because of that? Parang ganun. Ito, sir, yung snap, oh, kita mo. Okay. Di ba may nakalagay na ano? Okay. May sizing siya. Oh, yun. I see. Yeah. Ano pala yun? May mga hidden ano pala yan, ano? Kasi one size lang ito eh. Dito lang nagbabago eh. No? Nakalagay. Nabasa ko nga. Oh. Ayan, no? One size fits all. Okay. Move on tayo sa iba. Ano ba yung mga... Ito sir, LA Dodgers. Yeah. Okay. Sa... Ano ba? Sweat ba yan? Parang sweat yata. Ano siya sir? Cords. Cords. Okay. Mm-hmm. Oh. Yan. Tapos yung marami kasi akong NY noong una kasi talagang paborito ko yung NY, New York. New York Yankees. Yan. New York, sayang din yun. Di nasama rito yung parating kong tatlo. Oh! Wow! Meron pang papa. May tatlo pa guys. So, tingnan nyo naman. Di ba? Yan. At tapos ito. Yan yung Autobots na ano transformer kapartner niya to yung ito at asot ko. Yan. Yes. Ito yung ito pag pagganyan natawag dyan D-line. Bakit tinawag na D-line? Yes. Double line. Pula at saka puti. Okay. Ito right. S-line. S-line yung ano. Single. Single lang siya. Sana yung radius ko. Ito. Okay. Yan. Single line lang siya. Pero kita mo, sir, mama. Oo. Yung New Era Cup, kita mo naman yung pagkakain mo. Pagkaano talaga, ano talaga siya? Pulido. Pulido talaga. Maganda. Ayos, ano? Kumbaga. Pero maiba tayo, pero... Kung mapapanood yung mga vlogger naman ng vintage cup. Kasi ito, retro cup ang tawag dito. Ah, retro na to. Okay. Yung vintage cup, pinakamura doon, 15,000. Wow. Oy, matindi talaga, may no? May vlogger sa, Canada yun, Australia yun. Uh-huh. Namimili siya sa ukay-ukay. Okay. Tapos ang ginagawa niya, siguro, ni-restore niya. Okay. Binibenta niya sa online sa Pinas. Pero meron ba tayong restorer sa Philippines or siya mismo nag-restore nun kaya? Kasi actually sir, kahit ako, kaya ko. Ay, kaya mo na? Kasi bibili lang ako ng hulmahan. Okay. Tapos yung steam na... So ibig sabihin pala, hindi ka lang... Pinag-aaralan mo na rin talaga siya, no? Obsession na, no? Parang ganun ang nangyayari eh. Saka ano, marami na tayong material na pwedeng inan yan. Tulad dito. Yes. Diba ito, sweatband to? Oo. May nabibili na rin na... Kasi pag puti, laging madumi. Kaya may nabibili rin siya. So yung binili mo yan? Para maprotektan ko, kasama na siya. Binili ko ma'am, binili ko. Yung nagba-brown. I never thought na talagang yung palang mga hats na ganyan. Small details, no? Meron talaga siya. Kumbaga, hindi lang siya basta sombrero lang. Basta talagang ano siya. Ako naman... Sabi ko nga kanina, suot lang ako, bili pag may nakita. Pero it doesn't mean na, I'm not into details kung ano ba talaga yun. Basta, if it looks good. Huwag mo lang isipin mag-collect. Saka, ano ba? Saka may sarili yung brass sa taas, ha? Oh. Wow! Nakalimutan ko ibaba. Meron talaga siyang pang-brass. Oh my God. Oh, diba? Last, no? In-order ko rin sa Amazon. Amazon din. O pag samasamayin mo yung pula para hindi siya mag-ano ng color, no? Wow, okay. Ito, alam mo, ang husband ko, ito magustuhan niya. Oh, may ito ano eh. Ayaw mo. Camouflage. Ayan,
Parang Wu-Tang yung sikat na sa rapper group sa Amerika. Oo, sa Amerika. Wu-Tang Clan. Ayan, alam mo pala sir. Oo, yun pala yun. Actually, ito, hindi ko to kayang bilhin talaga ng yung ibang design niya. Oo. Kasi talagang napakamahal. Ah. Okay. Like for example, ito, baseline ba to? Itong nasa'yo? Basic or? Design nila to? Oo, kasi yung talagang ibang design nila na rare na sa paningin ng iba. Sa market, oo. May 5,000, may 6,000, ganun. Pesos to? Pesos. Right, okay. Nasa 100 euro yun, Sir, ganun. Mm-hmm. Matindi talaga. Hindi, ito pa lang, Hindi, ilang, dito pa lang natin? Yan. Hindi, kunwari, sa let's see. Okay. Ilan ba yan lahat ngayon, as of now? 30. I think this will be 30 to 40,000. Oh. Yan, Oh, di ba? Kasi kinumpute ko yung yung nasa Pilipinas ko. Almost 200 na yun, 200K na yun. Wow, my God. Di ba? So, ganun pala kamamahal din pala. Hindi mo alam kung babae, lalaki. Babae. Ah, walang magmamahal. Hindi, nang-arbor din. Pwede naman yun. Nang-arbor din siya. Makita niyo yung TikTok namin na tatlo kaming magkakasabay. Yeah. Nakasando kami ng bulsas, nakakanya-kanya kami sombrero. Oh. Meron kami TikTok na Kaso, Napping ko nga. Tinanggal ni Reels yung tugtog nung kasi copyright. Copyright, yes. Naku naman, we're so happy na nandito tayo. Na-educate kami. Yes, hindi lang kami, kundi yung mga iba dyan na sabi na natin, collectors in ang hat na hindi masyadong into details kung ano ba talaga ang dapat malaman sa hat. Thank you very much. Thank you. Meron pa mahabol. Okay. Hindi porkit sinabi mo sombrero, yun na yun Oh. Kasi mayroon pa rin pagkakaiba. Okay. Ito yung round brim, ito yung square brim. Okay. Ito yung mostly ginagamit ng mga payatang muka. Okay. Ito talaman yung para sa akin, bilog yung mukha ko. Ah, may so ganun pala. Sa so, pagmaliit ang mukha mo, dapat square brim. Eh, yun ang nakasabihan natin mga cup collector. So ganun pala, diretso, tapos pagka yung parang pa-circle, half-circle ang dating. I see. Okay. Saka ito pala sir, medyo yung katuwa kasi nakakalibo na rin na. Pantakip pala, ginawa pantakip. Kakalibo na Kakaedad na 40 na tayo, 40. Okay. Now, thank you very much. Ano ba yung mapapayo mo sa mga collectors natin dyan na sabihin na natin, paano ba mag-collect at saka ano ba yung mga dapat na gawin para mag-collect? Sa mga collector ng cup, siyempre, natin yan, hobby. Pero mag-collect kayo yung tingin nyong may value. Yes. Tatlo lang yung isa kong may titip sa inyo na magandang i-collect. Yung Raiders, yung Indian Wahoo, saka yung Dodgers. Yun. Ayun. Ngayon yung iba, PSG na lang yun. Ano yung PSG? Oh. Personal na gamit. Yun personal na gamit. Yeah, mga yung okay. NY ko, personal na gamit niya. Ito, hindi ko ito pinagosuot sa labas, ma'am. Kasi naulan . Siyempre, pamporma. Summer, yun. Ito, suot ko ito ng birthday ko. Ito yung nasa profile ko. Ayun. Yan, damit na ito. Ayun pala. So, just do it, Nike at saka itong LA Dodgers. Yes. Special to kasi 40 years old ako, suot ko ito ng birthday ko. Nice. May mga story din siya. Yes. Now, maraming salamat at talagang Thank you, Joseph, for sharing this to us. Yeah, mula dito sa Ireland, Portlaw. Teka lang, sa mga hindi pa nakaka-download ng TapTap Send, mag-download na po tayo kasi meron. Kasi pwede po tayong magkaroon ng bonus na 20 euro pag ginamit natin ang code na MMK at saka may there's more. Yes. Free, free charge, wala siyang charge. Kahit ilang beses kayo magpadala. Yes, diba? Kaya mag-top-top send na. Yes, correct. At nakaka-save si Joseph doon sa tuwing padala niya, walang charge. Yes, kaya ito na, pupunta sa mga has, diba? O, saan ka pa? Now, thank you. Until next time. Thank you. Bye-bye. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.